Hello guys, welcome to my channel. Ang gagawin ko pala ngayon ay mag-modify ako ng electrical wiring sa wheel loader na bulbo. Saka mag-install ako ng battery relay 24 volts. Tara, let's do it. Loader. Guys, ito nga pala yung battery shut off nitong bulbo na payloader. Pag naka up position, ano yan, naka off. Pag naka down position, naka on. Okay. Hello guys, ang gagawin ko pala ngayon ay magmumodify ako ng wiring dito sa bulbo na payloader. Mag-install ako ng battery relay. Ngayon ituturo ko yung kung paano mag-install ng battery relay saka pag-connect ng wiring. Guys, ito pala yung ikakabit ko na or install ko na battery relay dito sa bulbo na payloader. Bago siya, brand new. Brand new siya. Genuine parts, new era. Guys, ito yung battery relay, 24 volts. Guys, ginagamit ito para protection sa battery. Para hindi nagde-drain yung voltage ng battery. Para hindi nagde-drain yung battery voltage. Para hindi nalulubat kapag hindi ginagamit. Itong payloader na bulbo, may ito kasing bulbo na payloader, mayroon naman itong battery shut off. Mayroon itong manual na battery shut off. Kaya lang pag nakakalimutan ng operator, doon na siya nalulubat kasi mayroon pang gumagana pa kasi yung mayroon pang siyang supply doon sa ECM. Nagkukonsumo pa 'yon ng kuryente, kaya nalulubat yung battery. Kaya ito yung gagawin ko ngayon, mag-modify ako, magdagdag ako ng battery relay. Battery relay dito sa bulbo na payloader. Ito yun guys. Ang brand new era battery relay 24 volts. Guys, ito palang black na wire na may I terminal. Ito yung negative or body ground. So body ground ito nakakabit. Ito naman yung isa. Ito yung sa ignition switch. Ito naman yung battery or positive. Ito yung linya ng positive. Bale, tatawid lang yan dito pag nagkaroon ng contact. Nagkontak itong battery relay, nag-close contact yung positive current dito sa pang terminal. Guys, yung naka-connect pala dito yung positive galing sa battery. Bali, pag nagkaroon ng contact itong battery relay, pag nag-close contact, tatawid lang dito yung kuryente, magkakaroon dito ng positive current na galing sa battery. I-close contact lang yun.
Yan guys, na-assemble ko na. Okay guys, i-install ko nito dun sa may malapit sa battery.